Isa pong pagpalang umaga sa bawat isa and welcome to our live morning devotion. Maganda gabi naman po sa mga sa gabi po na nanonood. Hello po sa ating pong LOJ family, sa extended family po, sa service road family, sa barangay 180, zone 16, Pondo Manila family, sa Duyan family, Isyo family, sa Looban Red Gate family, sa ating pong Corpus family, sa Jose P. Laurel High School Batchmates 2002 family. Hello po sa Pompak family po, sa Valleys Formation family, sa TPM. Hello po sa mga LOJ pastors and leaders. Hello po sa ating pong mga kakilala at kaibigan, sa Team Abroad. Hello po sa inyo. Sa ating pong basugin na nanonood, kay Sister Ansel, kay Sir Louie, kay Sir Ferry Valderrama, kay Brother Nab, hello kay Kim Pantelion, kindly share this live video, and hello po kay Tita Helen Ventura, Tita Jabu, excuse me po, kay Tita Cecilia, Tita Elenita Roman, kay Sister Winnie Ferrer and his family. Hello po kay Sylvia Reyes, kay Ninang Sobel. Hello po kay at marami pang iba na hindi natin maisa-isa. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Good morning po. Kamusta na po kayo? Kamusta na? Malakas po ba yung boses po natin? Naririnig naman po. Yung background music okay lang po ba? Hindi po masyadong malakas. Bago tayo magsimula para mas maintindihan po ninyo yung salita ng Diyos. Yeah. If you have prayer request po, comment below. If you have prayer request, comment below. Kung meron kayong bagong gustong ipanalangin. Binabati ko lang po ang bawat isa ng Happy Independence Day, no? Sa June 12, malapit na po ito. At patuloy tayo palayain ng Diyos. Hindi lang sa pandemya pong ito, kundi palayain tayo ng Panginoon sa bitag ng kaaway o sa anumang kasalanan. Kahirapan, pagdurusa sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Hintayin lamang po natin ng iba. Habigyan nyo lang po ako ng ilang minuto para tayo po ay magsimula na. I hope and I pray na okay po kayong lahat, no? At paki-share lamang po yung video po na ito. If you're watching, God bless po sa inyo. Praise God. Ayusin na po natin itong mga prayer requests about healing. Mahiwalay po yung mga pangalan para maipanalangin po natin lahat. Amen po. Meron pong prayer request si Jason, yung aking pinsan, masama ang kanyang pakiramdam ng Panginoon na magpagaling sa kanya. Nawa siya ay manood. In-invite ko po siya dito sa ating pong morning devotion. Ito po yung ating listahan po. Ayan. About healing. And isa po sa pinagaling po ng Panginoon, nanonood po sa atin niya, si Sir Ferdy Valderrama. And I pray for more stronger body and good health. Hindi lang good health. Sabi nga, excellent health. Yung pagkalog po sa atin ng Panginoon. Amen. And today, tayo po magsisimula na sa ating pong pag-uusapan, pag-aaralan. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, Diyos na buhay, Diyos na mapagpala, Diyos ng pag-ibig at biyaya. Patuloy po kaming lumalapit po sa inyo na mayroon po mapagkumbabang puso. Alam po namin, Panginoon, na ang bawat araw, Panginoon, sabi nga ng salita,
Blessed is the day, Panginoon, na kami po ay mag-rejoice sa iyo, magpuri sa iyo, Panginoon, sapagkat ito po ay ginawa mo, Panginoon. This is the day that the Lord has made, and we will continue to rejoice and be glad in it. Patuloy lamang po kaming magalak, Panginoon, sa kabila ng pandemya na aming pinagdadaanan, dahil alam po namin na ikaw ay aming kasama. Pero bagong lahat, bago po kami magsimula, we acknowledge your presence, Lord. We invite, Lord God, your glory fall in our places, Lord. And today, Lord, gusto lamang po namin humingi ng sorry sa lahat ng kapalpakan po namin. Alam mo po ito at ang panalangin ko po, patuloy na ikaw ay manguna sa devotion po na ito. Kung ano man po yung paaming pag-uusapan, ikaw po yung mag-reveal ng iyong sarili kung sino ka sa aming mga buhay. At kung ano po yung dapat po namin gawin sa pagsunod po sa inyo. Salamat po muli. I-bless mo ang lahat ng nanonood at manonood pa. Sa pangalan ni Jesus ang lahat ay mag-comment po ng Amen. Amen and Amen. Okay. Good morning po sa dalawa pong nanonood, kay Tita Helen at kay Brother Ferdy Valderrama. Sabi ko po sa inyo, kahit isa lang po nanonood sa akin o dalawa, eh, hindi po yun mahalaga. Ang mahalaga po sa akin, may nakikinig. At mamaya naman po meron pong magre-replay. Thank you po sa inyo pong pag-replay ng ating pong morning devotion. Okay, nasa Book of John series po tayo. Dito na po tayo sa John chapter 5, verse 1 to 1 to 8. Ito lang muna tayo sa verse 1 to 8. Hahatiin po natin yung istorya po na ito. Sabi po ng istorya, pagkaraan nito ay dumating ang isang pista ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking imbaka ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethsaida. Nasa paligid nito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Sila'y naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahong ang isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. At ang maunang lumusong sa tubig matapos na ito ay gumalaw, ay gumagaling sa anumang karamdaman. May isang lalaki doon na 38 taon na may sakit. Nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki, kaya itinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta pa lamang ako ay may nauunan sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Noy day gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan at lumakad. This is the third time na ang Panginoong Jesus sa Book of John, siya po ay gumawa ng miracle. Nagpapatunay lamang po na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, tunay na miracle maker ng ating pong buhay. Hindi tiyamba ang kanyang kapangyarihan at pagpapagaling. Hindi kapos ang kanyang kapangyarihan sa atin. Hindi kulang, kundi ito po ay sobra-sobra at paulit-ulit na gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Lahat po tayo nakaranas na ng himala ng Diyos. Marahil pinagpala ka ng Panginoon, pinagaling ka ng Panginoon, ni-restore ng Panginoon yung pamilya po ninyo, nakapasa ka sa board exam, nakagraduate ka, ikaw ay nag-boom talaga yung online selling mo, yung negosyo mo, pinagpala ng Diyos ang church ninyo, lumaki yung church ninyo, nagkaroon kayo ng church building, no? At the same time, nagkaroon ng transformation sa buhay mo. Ito po isang himala ng Diyos, pinagkaloob ng Panginoon. Pero ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. Kung naranasan mo na ikaw ay binigyan ng katugunan sa mga panalangin,
asahan mo po. Dahil meron pa rin mga prayer requests na hindi pa tinutugon ng Panginoon. And I pray, in the third time around, in the fourth time around, and many times around, patuloy na maghihimala ang Diyos sa buhay mo. God will continue pour out His Spirit, His love, His miracle and power to each and every one of us who believe in His name. Kung nais mong makaranas pa ng great miracle, signs and wonders and miracle of the Lord, continue na magkaroon ka ng greater faith sa puso mo at ang Diyos ang maghihimala sa buhay ko, sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay ng ating pamilya, at sa buhay ng bawat sa puso natin. No? Dito po yung istorya, no? 38 years na pong may sakit yung tao pong ito. At meron silang paniniwala, no, na kailangan dapat merong maunang lumusong doon sa tubig. Kailangan pong kasi daw merong anghel ng Panginoon na kinakalawkaw po ang tubig po nito. At pagka kinalawkaw po ito, syempre paunahan po sila, no? And gumagaling daw po yung may mga sakit at karamdaman. Napansin ko lang po dito po sa kwento no, sa lugar ng Bethsaida, eh meron pong mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Unang-una, kapag ikaw ay bulag, hindi mo kaagad makikita na kakalawkaw ang tubig. Kapag ikaw naman ay pilay, parang lugi ka naman, no? Lugi ka naman sapagkat mauuna sa iyo yung mga ibang yung mga sakit na hindi pilay, lalo na yung ano, luging-lugi dito, no? Luging-lugi yung paralitiko, sapagkat yung paralitiko talagang hindi na makalakad, nakaiga na lang, paralyzed talaga, hindi sila, no? Makikita po natin dito yung parang merong hindi patas, hindi pantay. At meron po tayong paniniwala na ito po yung mga kasabihan na kailangan mong gawin yung isang bagay na ito para ikaw ay gumaling, para ikaw ay umasenso. May mga pungsoy, may mga dapat tayong paniniwala na minsan horoscope, na minsan po ay sablay. Ulitin ko po, hindi lahat ng kasabihan ng mga matatanda ay mali. Pero lahat po ng mga pamahiin, ng mga paniniwala po natin na galing lamang po sa ating pong mga ninuno, pero hindi galing sa Biblia, yung mga katotohanan po nito, huwag po tayong maniwala. No? Kasi minsan, naniniwala po tayo sa pamahiin kaysa sa salita ng Diyos. Tama po ba? Minsan pinaniniwalaan mo yung sinabi ng tao kaysa sa Diyos. Pero mali. Dapat mas paniwalaan po natin yung Biblia, yung salita ng Diyos, kaysa sa salita lamang po ng tao. Kaysa sa sinasabi ng mga matatanda na wala naman po sa Bible. Ulitin ko po, baka ano niyo po ako, misinterpret niyo po ako. No? Hindi lahat po ng kasabihan eh mali. Meron pong kasabihan na nasa Bible. At meron pong kasabihan na wala po sa Bible. At yun po yung mali. At yun po yung titigilan po natin. No? At meron pong mga paniniwala po na yung isang bagay, no, kapag ka hinawakan mo ito, kapag ka naglagay ka ng langis, kapag ka ginawa mo ito, makakaranas ka ng blessing, makakaranas ka ng healing. Nakakalungkot pa nga, mayroon pang tinatawag na mga faith healer, no? Na mayroon pinapahid, na mayroon ginagawa. Halimbawa, binubutasan yung tiyan, mayroon makukuhang mga dumi, may mga hindi natin alam, laman loob. Minsan, ito po ay tinatawag na fake healer. No? Sila po ay peke. Dahil naniniwala po ako na walang ibang tagapagpagaling kundi si Jesus. At wala na po iba. Ang Diyos ang tagapagpagaling po natin. Ang Diyos ang naghihimala po sa atin. And
sabi ng Panginoon, ito yung time na nakita niya yung sitwasyon ng 38 years na meron ako. Padali mo lang. Ito yung pagkakataon na ang Panginoong Jesus ay alam ng Panginoon yung sitwasyon ko. For 38 years, siya po hindi makalakad. Alam niya yung kondisyon niya. Kaya itong Panginoon po natin talagang He is very compassionate. Gusto niyang tulungan ng taong ito na siya ay gumaling. At meron po sa atin nanonood po ngayon for how many years? Tulad po 38 years. Pero po sa Bible, 12 years yung binagasan ng dugo. Meron po sa inyo 5 years. Merong cancer. Meron pa lang, bago pa lang, meron kang ginagawa sa yung chemotherapy. So, nagkaroon ka ng lupus, nagkaroon ka ng sakit at karamdaman. And you are very struggling right now. Sa sakit na ito. Alam niyo na yung habang binabasa ko po ito, alam ng Lord kung ano po yung pain po natin. Alam ng Lord yung hirap po natin. Alam ng Lord yung dusa po natin. Even in this pandemic season, alam ng Lord yung mga nasa severe condition, nasa ICU, katulad po ni Brother Louie Lee. Eh, alam ng Panginoon po yun. Pero ito po yung maganda. You don't need to act. Just believe. Hindi mo na kailangan magpakahirap. Hindi ibig sabihin, hindi ka na magpapagamot, hindi ka na iinom ng gamot, hindi ka nakikilos para umaling ka. Kundi, lakipan po natin ang pananampalataya, lahat ng action po natin. Because we cannot please the Lord if we don't have faith. Sabi nga ng Bible sa Hebrews 11:6, it is impossible to please God without faith. Manampalataya ho tayo na ang Panginoon ay patuloy po na nagpapagaling. Ang Panginoon ay patuloy po nagpapala po sa atin. Ang Panginoon ay patuloy pong nagbibigay po ng himala sa ating pong buhay. Meron kang mga nasa kaisipan mo ngayon, meron kang mga prayer requests o prayer items sa puso mo na parang imposible. Parang hindi naman mangyayari ito. Parang malabo. Mas malabo pa sa malabo. Mas malabo pa sa plastic labo. Nangyayari ba ito? Pero tinatanong tayo ng Panginoon ngayon, katulad ng tanong niya po rito sa Bible, gusto mo bang gumaling? Tanong ko po sa inyo, gusto niyo po bang gumaling sa may mga sakit at karamdaman? Gusto mo bang mawala na yung kahirapan sa buhay mo? Gusto mo bang hindi ka na malubog sa utang at mabayaran mo na lahat ng utang? Gusto mo bang magkaayos na kayo ng magulang mo? Gusto mo bang magkaayos na kayo ng asawa mo? Gusto mo bang maayos yung pamilya ninyo? Gusto mo bang maayos na yung kumpanya na pinapasukan mo, mapagpala ito? Gusto mo bang makagraduate ka? Gusto mo bang ma-restore yung relationship ninyong magkapitbahay na nag-away dahil sa chismis? Gusto mo bang magkaroon ng breakthrough sa buhay mo? Dahil ang dami mo ng prayer, pero hanggang ngayon wala pa rin. Pero tinatanong tayo ng Panginoon, gusto mo ba nasagutin ko ang panalangin? Kung gusto po natin, maniwala ko pa. Huwag na po tayo magdahilan. Eh, Panginoon, wala kasi maglusong po sa akin dito. Eh, Panginoon, kasi sobrang hirap ng buhay, may pandemic, paano po kami pagpapala? Pagtingin ko po, huwag na po tayong mag-question sa Panginoon, huwag na tayong magsabi ng mga bagay po na yan. Kundi ang gawin po natin, magtiwala po tayo. No? Na ang Panginoon na ang gagawa ng paraan para tayo ay abutin at bigyan ng himala sa ating pong mga buhay. Biruin nyo, kailangan nilang pumunta doon sa tubig, doon sa pool, para sila ay gumaling. Pero ito, baligtad. Yung living water mismo, yung tubig na nagbibigay buhay, siya ang lumapit sa taong may sakit at sabihin sa kanya, gusto mo bang gumaling? It's not about the effort that we do. It's about the effort and the power of Jesus Christ in our lives. Hindi natin effort na tayo po yung gumaling. Hindi effort po ng vaccine po ito, hindi effort ng doktor, ng gamot, kundi effort ng Diyos kung bakit ka gagaling. Kung bakit ka pagpapalain ng Panginoon. Kung bakit ka
makakaranas ng breakthrough sa buhay na. And today, I declare, patuloy po, magtiwala ka sa Panginoon. He is the living water that can satisfy our longing, our soul, our thirsty soul. Nagnanais tayo na bumaling sa ating pong sakit at karamdaman. Kapagpala ng Diyos. Tanggapin po natin ito. Magagalingin ka ng Panginoon. Maniwala ka, kapatid. Paniwalaan mo na ang Diyos ay patuloy na nagpapagaling dahil si Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung siya ay Diyos ng Himala in the Old Testament, Diyos ng Himala in the New Testament, at Diyos ng Himala in our generation, paniwalaan mo ito dahil hindi nagbabago yung kapangyarihan ng ating Panginoon. God is our miracle-making God. Tandaan po natin yan. Pangatlong beses po ito. At pangatlong beses kong sasabihin sa inyo, gusto mo bang gumaling? At gusto mo bang sabutin ng Diyos ang iyong panalangin? Manampalataya ka, kapatid. Yung taong ito, I do believe in my heart, siya po'y naniwala. Bagamat meron po siya mga sinasabing iba sa Panginoon, pero deep inside, in his heart, naniniwala siya na pagagalingin siya ng Panginoon. And nung naniwala siya, pinagaling po siya ng Diyos. At ikaw rin, pagagalingin ka ng Panginoon. Amen? Pagagalingin ka ng Diyos. Si Sir Ferdy, nakaranas po ng healing. Kinaniniwalaan niya po ito, gumaling po siya. At kung ikaw ngayon, ay struggle sa sakit at karamdaman, at kung may kakilala ka na mayroong sakit at karamdaman, i-share mo yung video na ito. Nawa mapaniwalaan niya rin po na si Jesus ang tagapagpagaling. Pero bagong lahat, bago ka pagalingin ng Panginoon, you must believe in His name. At kung hindi ka pa naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi ka pa umamin sa iyong mga kasalanan, hindi pa si Jesus ang Diyos ng buhay mo, manalig ka ngayon. Hindi ka lang niya bibigyan ng physical healing, kundi spiritual healing. That you will be saved and go to eternity in heaven, not on hell. Because you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior of your life. This is not accident na nakanood ka ngayon, Marlene Corpen at sa iba. Mahal ka ng Diyos, maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo, at maghihimala ang Diyos sa buhay mo. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Kung nais mong tanggapin mo si Jesus na siya ay namatay para sa iyong kasalanan, sa aking kasalanan, at siya ay nabuhay na magulit upang patunayan niya na talagang siya ay karapat-dapat na sambahin, paniwalaan sa ating buhay. Kung nais mo siyang tanggapin, sumabay ka sa prayer na ito. Lord, maraming salamat. Naunawaan ko, Panginoon, na ikaw, Jesus, ang tagapagpagaling, ang tunay na manggagamot. Hindi lamang po sa physical, kundi sa pagpapagamot sa aking kasalanan. Lord, patawad po sa lahat ng aking pong mga nagawang kasalanan. At simula po ngayon, kinusuko ko ang lahat ng ito. Patawad po. Ngayong oras na ito, Panginoon, binubuksan po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng aking pong buhay. Salamat po. Baguhin mo po ako. Linisin mo po ako, Panginoon. At gamitin mo para sa iyong kaluwalhatian. Ikaw na po ang mag-drive ng buhay ko. Tatalikod po ako sa aking kasalanan at susunod sa iyo. Salamat po sa pag-ibig at buhay na walang hanggan na ibinigay mo na sa akin sa pangalan ni Jesus.
Amen. And Amen. If you pray this prayer at hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, kindly comment below, thank you, Jesus. At kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, 100% naniwala ka sa Kanya. Ikaw ay isang anak ng Diyos. And today, tayo pong lahat ay mananalangin. Meron ka pang ibang mga panalangin na hindi pa sinasagot ng Panginoon. Hanggang ngayon, yung matagal mo nang gustong isagutin ng Panginoon, wala pa rin answer. Expect sasagutin ng Diyos ang panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit at manalangin habang nanonood po kayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito. Nagpapasalamat po kami sa topic po namin about your healing miracle, Panginoon. Doon po sa Bethsaida, sa Bethesda, Panginoon. Doon po sa pool, Panginoon, of miracle. And alam po namin, Panginoon, ayan, ikaw naman po lahat ng nagpapagaling. Instrumento lamang po ang doktor, ang vaccine, ang gamot na ininom po namin para kami kumaling. But you are the source of healing, Lord. No more, no less. Ikaw lamang po ang nagpapagaling. Kaya sa inyo po kami lalapit. Pero hindi ibig sabihin, Panginoon, hindi kami magpapagamot, kundi patuloy po na instrumento po ito. Gagamitin po namin ito for our cure, our healing, Lord, that coming from you. Lord, kung meron man po sa amin, Panginoon, very struggling, Lord God, sa kanyang physical na pangangatawa na meron pong sakit, ang panalangin po, makaranas po ng kagalingan ang bawat isang nakalista po rito. Lord, gusto ko muna ipanalangin yung aking pinsan na humingi ng prayer request na siya po ay meron pong nararamdaman sa kanyang pangangatawa. Si Jason, Panginoon, nandun po sa Anyatam, sa San Ildefonso. I pray and I declare, Lord, continue heal him in the name of Jesus. I pray, Lord, na ingatan mo po siya, Panginoon, bilang isang frontliner sa kanilang barangay. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya, ang kanilang buong angkan, at ang Silverio family. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Dalangin ko sa buhay po, O Diyos, ni Brother Louis Lee, Lord God, na meron pong COVID-19. Lord, salamat po dahil alam ko, Panginoon Diyos, ikaw ang magpapagaling po sa kanya. Lord, tatanggalin na po siya sa ICU at dadalhin na po siya, Panginoon, sa normal na room, Lord. At siya po, Panginoon, ay makaka-uwi as soon as possible. Thank you so much, Lord, for your healing to him. Salamat din po kay Sister Roda Constantino, kay Lani Tumboco, kay Marilyn Villanueva, Panginoon, nanay po ng aking batchmate, Lord God, kay Sister Melinda de la Cruz, kay Tita Yoli Duyan, Panginoon, kay Tita Elenita Roman, kay Sister Sharon Julian, Panginoon, Lord God, kay Sister Remedios Pangilina na meron pong breast cancer, meron pong cancer, Panginoon, kay Jamir Malyari, Lord God, I declare and I pray, by your stripes, they are healed in Jesus' name. Yun po ang aming pananampalataya. Gagaling po silang lahat sa pangalan ni Jesus. Ganun din po, I pray, Panginoon, kay Pastor Ramil Migarellano. Hanggang ngayon, mayroon pa rin pain, Panginoon, sa kanyang problema sa kidney stone, Lord. Pagalingin mo po siya. Lord, ganun din po kay Sister Cathy Dingrat na mayroon pong early stage ng lupus, Lord. Alam ko po, pinagaling mo na po siya, Panginoon. Pagalingin po siya, O Diyos, at patuloy na siya ay magpasalamat na sa iyo sa kagalingan ito. Salamat din po, Panginoon, Vicky Roman, Panginoon, sa aking tita na mayroong mild stroke po. I declare, Panginoon, for restoration of strength, Lord God. Makalakad po siya muli, Panginoon, at patuloy na magpatotoo siya na ikaw ay nagpapagaling. Salamat po, Panginoon, dalangin ko, Lord, sa buhay ng aking nanay na si Marisa Duyan, Lord, yung kanyang baradong ugas sa puso, patuloy ko dinudulog sa iyo. Pagalingin mo po siya sa pangalan ng Jesus. Lord, maraming salamat kay Pastor Art Duyan, kay Eduardo Francisco, kay Liz De Cruz, Panginoon, Lord, kay Chaser Tiglaw, kay Christy Araki, Panginoon Diyos, na mayroon pong problema, Panginoon, sa kanilang kidney. Lord, walang imposible po sa inyo. Silang lahat ay gagaling sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Ganon din po kay Brother Glenn Brigoli, Panginoon, kay Kuya Eliasar, kay Ninang Grace,
kay Tita Helen Ventura, Panginoon, na mayroon pong diabetes, at the same time mayroon pong hika, mayroon pong problema sa thyroid sa Tita Helen, Panginoon. Sila pong lahat, Lord, na mayroon pong mataas na sugar level, dalangin ko po na mag-subside po ito, na maging normal po ito at gumaling po sila sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat din po, Panginoon. Dalangin ko kay Brother Genesis Baldono na mayroon pong anxiety attack, at kung sino man po sa amin ay mayroon pong anxiety attack, in the name of Jesus, wasakin mo po ang espiritu ng pagkabalisa sa pangalan ng Jesus. Thank you so much, Lord. I pray, Panginoon, na ang kagalingan po ni Brother Paulino Sr., prostate cancer, si Sister Virginia, yung Alzheimer's disease, Lord, si Brother Louis Reyes, Panginoon, yung kanyang karamdaman, Lord, patuloy na umaasa po kami na ikaw ay magpapagaling po sa kanila. Thank you so much for your healing. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang pamilya po ni Brother Louis Reyes, Panginoon, sa punong kanyang pamilya, ang kanyang pong asawa, anak, apo, Panginoon, at ang kanilang sambahayan. At patuloy mo lamang pong gamitin si Brother Louis sa pakipag-partnership, Panginoon, dito po sa aming pong gawain sa online. Salamat pong muli, Panginoon. Dalangin ko, maging sa mga nanonood po ngayon, Lord, na hindi po namin nabanggit ang pangalan, I declare your healing in Jesus' name. Thank you so much, Lord. Patuloy kong sinasabi po ito na kung sino man po sa amin kapos, baon sa utang, Lord, mapagpapala mo. Magkakaroon ng breakthrough in our financial status, Lord God, in the name of Jesus. Wala pong magugutom po sa amin sa pangalan ng Jesus. Salamat din po. Protektahan mo po ang bawat isa sa COVID-19, Panginoon. Magkaroon po kami ng protection, Lord. Hindi lang sa alcohol, hindi lang po, Panginoon, sa face mask, face shield, Lord, o sa mga ginagawa po namin para kami po ay magprotektahan, kundi protektahan po kami ng yung banal na dugo. The best protector na meron po kami, kundi ikaw, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po, I pray, sa aming pong komunidad, Panginoon. Patuloy po namin maranasan, Lord God, yung kapayapaan sa aming paligid. Dalangin ko, Panginoon, bagamat maulan, ikaw po ang mag-iingat po sa bawat isa po sa amin. Hindi na po magbaha sa lugar na ito. Lord, I pray, Panginoon, sa bawat churches, patuloy mo pong bigyan ng bawat isa ng anointing. Yung glory mo ay patuloy na bumaba sa aming pong puso, sa aming pong buhay. Yung presensya mo, Panginoon, maranasan po namin araw-araw. Yung miracle mo, Panginoon, ito po ay magiging normal sa bawat churches. Patuloy na lalago ang simbahan, patuloy po ang evangelism, ang discipleship, patuloy po, Panginoon, na mapagpapala ang bawat kapastoran sa pangalan ng Jesus. Ang bawat manggagawa, magkakaroon po ng mga allowances, ang bawat pastor, ganun din po, Lord. At patuloy, Panginoon, na maglilingkod po kami ng merong pong katapatan sa iyo. Salamat po muli, Panginoon. Ngayon pa lamang, we declare sa June 27, alas 3 ng hapon, magiging tagumpay po ang 15-year anniversary ng LOJ Manila. Continue bless our head pastor, Panginoon, ang aming tatay sa pananampalataya, si Pastor Art po yan, ang aming nanay sa pananampalataya, si Ate Cora. Continue bless their lives. Patuloy na pagpalay mo ang kanilang pamilya, ang kanilang buhay. Salamat po, Panginoong Diyos. Dalangin ko sa aming pong bansa, patuloy na wasakin mo ang maling pananampalataya. Palitan, Panginoon, ng tamang pananampalataya na tanging kay Jesus lamang sasamba at wala na pong iba. Hindi sa pangalan ng iba, kundi sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Wasakin mo patuloy ang maling doktrina, maling relihiyon, Panginoon. Maling pong paniniwala sa pangalan ni Jesus. And thank you so much, Lord. I pray today, Lord God, maranasan po namin yung joy and peace in our hearts. At may enjoy lamang po namin ang araw po nito. Pagpalain mo po ang aming gobyerno, Panginoon, sa darating na eleksyon, Panginoon, alam po namin magiging very smooth po ito because of you. Thank you so much, Lord God. I pray, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng nanood. Lord, si Sister Rain Chloe, Sister Merlin Liat, Panginoon, si Tita Helen Ventura, Marlene Corpen, Sir Ferdy Valderrama, Sir Nap, Sir Louis Reyes, Sister Banji Robles na aking pinsan, and si Kim, Lord God, sa mga manonood pa mamaya, Panginoon. I pray and I declare, si Sister Winnie, Panginoon, yung kanilang pong prayer request, Lord, sa kanilang buong pamilya ay maglingkod sa iyo. Ingatan mo po sila sa kanilang pagkatrabaho, Lord, sa kanilang ginagawa, at yung kanila pong panalangin, Panginoon, about sa project, Lord, ng kanyang asawa, Lord, makuha po nila ito sa pangalan ng Jesus. Thank you so much, Lord, na
mag-materialize din po, Panginoon, yung aming pong compact values formation, digital Bible sharing. Magsisimula na po ito, Panginoon, sa next week, Lord. And I pray na marami pong manood, Panginoon, ng mga employees sa compact. Pagpalain mo po ang company pong ito, Lord. Ingatan mo po ang lahat ng employee. Pagpalain mo ang kanilang boss hanggang sa mga subordinates, Lord God. Lord, marami pong mga customers ang lalo pang bumili ng mga styro, ng mga cups, Lord God. And I pray, Lord God, continue maging pagpapala po ito, itong company pong ito sa marami pang mga tao. Hindi lamang po pagdating sa styro, kundi pag-share tungkol kay Kristo. Salamat po muli, Panginoon. Magpalain po ang Church ng Love of Jesus Valenzuela. Yung paggawa po namin ng renovation po sa church po na ito, ng bubong, dahil marami na pong sira, Lord, patuloy kang humipo sa mga puso ng bawat isa na tumulong sa iyong iglesia. Mapagpala ng iyong iglesia, Panginoon Diyos. And thank you so much, Lord God. Today, gusto lamang po namin sabihin sa iyo, salamat, salamat, salamat sa marami pang himala na gagawin mo sa aming po mga buhay. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Thank you so much po sa bawat nanood. And kindly share this live video po. And let's declare, Jesus reigns 7 times. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Patuloy po na maghari si Jesus sa ating pong buhay, sa ating pong pamilya, sa ating pong bayan, at sa buong mundo. To God be the glory. Keep safe, everyone, and enjoy this day. Ang Diyos ay patuloy na magpapala at gagawa ng himala sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay po natin lahat. Thank you so much for watching. Share this video. God, bye. Bye.